binge. Tinatamad na ako mag-aaral. Kasi kahit makatapos tayo ng pag-aaral, parang wala rin naman mangyayari sa buhay ko. Dong, huwag ka magsalita ng ganyan. Mas maganda pa rin na may pinag-aralan tayo at may diploma tayo. Para pagdating ng panahon, madali tayo makakaanap ng trabaho. Basta, Vince, tinatamad talaga ako mag-aaral. San, ang ganda naman ang motor mo. Siyempre naman, Nico. Kahit hindi ka nakatapos, nabibili mo yung gusto mo. Samantalang ako, nakatapos ako. May diploma pa nga ako eh. Pero hindi ako makabili ng ganito. Siyempre naman, Nico. Madiskarte ako eh. Tsaka hindi ko na kailangan ng mga diploma na yan para mabili yung mga gusto ko. Ano ba, Nico? Sa panahon ngayon, basta madiskarte ka, makukuha at mabibili mo lahat ng gusto mo. Ah, ganun ba? Akala ko kasi, mas importante pa may diploma. Kakamali ka, Nico. Mas importante, madiskarte. Vince, tignan mo si Kuya Kaisan. Kahit wala siyang pinag-aralan, nabibili niya yung gusto niya. Hindi katulad ni Kuya Nico, may diploma nga, hindi naman niya nabibili yung mga gusto niya. Basta, Chong, mas importante sa akin may diploma. Basta ako, diskarte na lang pipiliin ko. Papasok kaya si Enchong? Kanina pa hindi nag-chat sa akin yun. Daan ako na nga lang. Chong! Sino yan? Chong! Uy, Vince, ikaw pala! Bakit? Ano, Chong? Di ka ba papasok? Tara na! Di ba, Vince, sinabi ko sa'yo na ayoko na mag-aral? Kagaya na lang ako kay Kuya Kaisan na madiskarte. Chong, mas importante pa rin may pinag-aralan. Kaya tara na, pumasok ka na. Ayoko nga, Vince. Ayoko na mag-aral. Sige na, pumasok ka na. Sige, Chong. Ikaw bahala. Sana magbago pa yung isip mo. Sige na, pasok na ako. O, Vince, nandiyan ka na pala. Tay, mano po. Ano, kamusta pag-aaral mo? Okay lang naman po, tay. Eh, si Enjong, anak, pumasok ba? Hindi nga po, tay. Puwantin na taon niya na po yung sinabi niya. Hindi diskarte na lang daw po siya kaysa magtapos ng pag-aaral. Ako, Vince, kausapin mo yan si Enjong. Tingnan niyo ako. Noon, mas pinili kong dumiskarte kaysa magtapos ng pag-aaral. Tingnan mo naman ngayon. Hirap na hirap ako makahanap ng trabaho. Kung magkaroon man, construction worker at pangangalaka lang pinagkakakitaan ko. Kaya ako nga sa'yo, kausapin mo yung kaibigan mo. Sige po, tay. Kausapin ko po sa Enchong. Papalit na po ako ng damit, ha? Sige na. Pagkatapos mong palit, kumain ka na. Sige po. Pare Kaisan, balita ko, nakabili ka daw ng magandang motor, ha? Oo, pre. No, isang araw lang. Baka talaga, pre. Sana lahat katulad mo, sinaswerte sa buhay. Ya ano pre, mali mo naman balang araw, ikaw naman yung swerte, di ba? Sana nga pre. Kuya Kaisan, pwede po ba kita makausap? Tungkol saan, Benchong? Kuya Kaisan, totoo po ba na hindi ka po nakapagtapos ng pag-aaral? Oo, Chong, totoo yun. Hanggang grade 5 lang yung napag-aralan ko. Pagkatapos nun, nagsimula na akong dumiskarte. Puro na lang diskarte. Kasi Chong, baliwala din naman yung mga diploma na yan. Oo nga, Kuya Kaisan, tama ka dyan. Ayun nga rin iniisip ko eh. Nakapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, wala rin mangyari sa buhay ko. Nagsayang lang ako ng oras at panahon sa pag-aaral. Enchong, mali yan. Mas maganda pa rin yung may pinag-aaralan at may diploma ka. Dahil yun ang isang bagay at kayamanan na hindi mananakaw sa'yo ng kahit sino. No, paring Enad, yan naman ako hindi sasangayon sa'yo. Tignan mo nga si Nico, nakapagtapos ng pag-aaral yun, may diploma, pero hanggang ngayon di pa rin nakaka-asenso. Hindi tulad ko. Ako, hindi ako napagtapos ng pag-aaral. Wala akong diploma. Pero tignan mo naman ako, nabibili ko lahat ng gusto kong bilhin. Kaya masasabi ko pa rin na mas importante pa rin ang diskarte kaysa dyan sa diploma ang sinasabi mo. Pre, hindi naman lahat na pumili ng diskarte masenso sa buhay katulad mo eh. Mas marami pa rin yung mga yumaman at natupad yung mga pangarap nila nang dahil sa nakapagtapos sila ng pag-aaral. Bahala ka na. Basta ako, napatunayan ko na na mas mahalaga talaga ang diskarte kaysa dyan sa diploma na yan. Kasi doon ako masenso eh. Nakachong, huwag ka maniniwala dito kay Isan. Kung ako sa'yo, magtapos ka ng pag-aaral mo at tuparan nyo mo yung mga pangarap mo. Kaya na, di ako sa'yo maniniwala dahil wala ka naman napatunayan sa buhay eh. Di ka tulad ni Kuya Kaisan, may napatunayan sa buhay at subok na niya yon. Kaya sa kanya ako maniniwala. Ikaw bahala, Chong. Basta ako, nilalagay lang kita sa tama. Pero mas pinipili mo yung maling pananaw eh.
Kuya Kaisan, dito na muna po ako. Susunod na lang po tayo mag-usap. Sige lang, Chong. Uy, Vince, nagmamadali ka. Saan ka pupunta? Dito lang, galayan, Chong. Kakausapin ko lang siya. Di kasi siya pumapasok eh. May exam pa naman kami bukas. Ang bait mo naman, kaibigan, Vince. Tama yan. Pursige mo yung kaibigan mo mag-aaral. Para pagdating ng panahon, maging maganda yung kinabukasan nyo. Opo, Kisko. Salamat po. Sige po, dito na po muna ako. Punta po muna ako, Lion Chong. Sige, Vince. Ingat ka. Sige po. Chong? 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 Uy, Vince, bakit? Chong, napag-usap na pala kayo ni tatay kahapon, ano? Oo, Vince. Tulad mo, pinipilit rin niya ako mag-aral. Chong, yun naman kasi ang mga kabuti sa'yo eh. Siya nga pala. Pumasok ka bukas ha, may exam tayo. Hindi ka pwedeng hindi papasok. Kulit mo dun eh, no? Para kang tatay mo. Sabi hindi na ako mag-aaral eh. Paglaki ko, didiskarte na lang ako katulad ni Kuya Kaisan. Chong, hindi pwede yan. Mag-aaral ka. Para pagdating ng panahon, mabilis ka makakahanap ng magandang trabaho. Ano ba? Sabi nga ayoko na mag-aaral eh. Huwag kang mapilit. Umalis ka na nga dito. Best friend pa naman kita. Pero hindi mo ako maintindihan. Sige na, umalis ka na. Ayaw na kita makita. Chong, ano yan? Bakit nag-aawi kayo ng best friend mo? Eh tay, eto kasi, ang kulit eh. Pinipilit niya yung gusto niya. Kayo talagang dalawa oh. Kayo na nga lang mag-best friend, nag-aaway pa kayo. Pumasok nga kayo dito, kakausapin ko kayo. Vince. Enchong, ano ba talaga yung pinagtatalunan niyo? Eh kasi po, ay Joseph, si Enchong po. Gusto niyo na po tumigil ng pag-aaral. Pinipigilan ko po siya. Para pagdating po ng panahon, di po siya mahirapan maganap ng magandang trabaho. Eh kaso, ayaw po niya. Gusto niya na lang daw po gumaya kay Kuya Kaisan. Dumiskarte na lang daw po, kahit walang pinag-aralan. Totoo ba yun, Enchong? Opo, tay. Totoo po yun. Tignan niyo po si Kuya Kaisan. Dahil po sa diskarte niya, umasenso siya. Nabibili niya lahat ng gusto niya. Enchong, anak. Tama naman yung kaibigan mo eh. At tama ka rin naman. Pero alam mo ba, hindi mo kailangan mamili kung diploma ba o diskarte. Alam mo kung anong magandang magawin, anak. Kapag tapos ka ng pag-aaral na may diploma ka at may diskarte ka sa buhay. Kaya anak, ang hiling ko lang sa'yo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Dahil yung diploma mo makuha mo dyan, isa yun sa makakapagpasenso ng buhay mo. Lalo na kapag sinamahan mo ng diskarte. Ay, pasensya na po. Vince, pasensya na. Di ko kasi alam na concern ka lang pala sa akin. Maraming salamat sa'yo. Pasensya na sa mga nasabi ko. Sana mapatawad mo ko. Chong, wala yun. Siyempre, best friend kita eh. Hindi kita papabayaan. At ayoko din na maligaw ka ng landas. Maraming salamat, Vince. Wala yun, Chong.